mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Kanina pa sinisipat-sipat ni Deborah ang dalagitang katabi niya sa eroplano. Isang OFW si Deborah at nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang inang si Aling Lourdes na kinakailangan niyang umuwi, emergency raw. Ayaw sabihin sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit ura-uradang kailangan niyang umuwi. Kahit ang iba nilang kaanak ay ayaw magsalita. Kabang-kaba siya kaya agad siyang nagpaalam sa kanyang among Arabo. Mabuti na lamang at mabait ang kanyang mga amo. Maswerte siyang di hamak kaysa sa iba pang mga kasamang OFW na minamaltrato ng mga nagiging amo nila. Kamukhang-kamukha ng kanyang kaisa-isang anak na binatilyong si David, ang katabing dalagita. Napansin ang dalagita ang pagsulyap-sulyap ni Deborah. Salip na mailang ay ngumiti pa ito sa kanya. "Bakit po? May dumi po ba sa mukha ko?" Nakangiting tanong ng dalagita. "Ay, sorry. Nabother ka ba?" "Wala naman. Maganda kang bata, iha. Kamukhang-kamukha mo ang anak kong si David. Teka, ipapakita ko sa iyo." At inilabas si Deborah ang kanyang cellphone. Ipinakita niya sa katabing dalagita ang litrato ng kanyang anak. Maging ito ay namanga sa mga nakita. Para kasing nakita niya ang sarili sa katauhan ng ibang tao sa ibang kasarian. "Baka kayo po ang tunay kong ina?" Pabirong tanong nito. Nagkatawa na naman silang dalawa. "Ikaw lang bang mag-isang bumiyahe?" Untag ni Deborah. "Hindi ho. Nasa bandang dulo po ang mga magulang ko. Dito po ako napunta dahil humabol lang po ako. Tamang-tama ho na may hindi ro makakarating na pasahero sa slot na ito, kaya sa akin na ibigay po." Anito. Habang lumilipad ang eroplano ay nagkakwentuhan sina Deborah at ang dalagita na nagngangalang ang Hilita. Marami silang napagkwentuhanan. Karamihan sa mga paborito nitong pagkain ay paborito rin ng kanyang anak na si David. Pati sa mga interes ay halos nagkakatulad din. Nang humimpil na ang eroplano ay hindi alam ni Deborah kung bakit humiling ito na mayakap siya. "Oo, walang problema." Nakangating pagpapaunlak ni Deborah na yakapin siya. Niyakap ni Angelita na mahigpit si Deborah. Gumanti naman ang yakap ang ginang sa kanya. Kakatuwa ang kanyang naramdaman, werdo, ika nga. Subalit pakiramdam niya ay si David na kanyang anak ang kayakap niya. Hindi niya napigilang mapaiyak. Hindi niya alam kung bakit tumulo ang mga luha niya. Wala namang dahilan para maiyak siya. "Tita Deborah, bakit ho kayo umiiyak?" Wala naman. Siguro kasi hindi na tayo magkikita. Ang saya kasi ng kwentuhan natin eh." "Pwede po mamahiram ang cellphone ninyo?" Tanong ng dalagita. Ibinigay ni Deborah ang kanyang cellphone kay Angelita at nag-type dito ang dalagita. "Hayan tita, inilagay ko po riyan ang numero ng cellphone ko pati na social media account ko. Kapag libre po tayo, mag-chikan po tayo ulit at nais kong makita ng personal lang anak ninyong si David, ang kambal ko sa ibang ina." Nakangiting sabi ni Angelita. "Oo, oo naman. Ipagluluto ko kayong dalawa ng spaghetti na paborito ninyong dalawa." Masayang sabi ni Deborah habang nagpapahid ng luha. Nagiwalay na rin sila ng landas si Angelita. Bigla siyang nagtaka dahil ngayon lamang pumasok sa isipan niya na para bang walang dalang bagay ang dalagita. Wala rin ang mga magulang na sinasabi niyang kasama niya. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni na may tumawag sa kanya, ang kanyang kuya na si Pedrito. Ito ang susundo sa kanya. "Tara na, Deborah, dalian natin." Seryosong sabi nito. "Kuya, nasaan ang nanay? Si David, ikaw lang nanundo sa akin?" Muling tanong niya. Hindi na nakasagot si Pedrito dahil binitbit na nito ang mga maleta at iba pang bagahe niya. Habang nasa sakyan ay tahimik si Pedrito. Seryosong nagmamaniwa ito.
Kanina pa siya daldal ng daldal, subalit wala itong itinutugon sa kanya kundi mga isang kataga lamang. Hindi maganda ang pakiramdam ni Deborah. Pagdating sa kanilang bahay, nagtaka siya kung bakit may malaking tolda sa harapan at maraming upuan at may mahabang mesa. Pagtingin sa loob ay may kurtinang kulay pula sa kanilang dingding. May naka-adornong krus, may malamlam na ilaw, may kahong mahaba at kulay puti. Napatakbo sa loob si Deborah. Napadda ang lahat ng mga nakakita sa kanya. Nakalimutan siyang kamustahin, matagal siyang nagtrabaho sa Saudi bilang kasambahay at walang nangahas na mangusap. Unti-unti lumapit si Deborah sa kabaong, pigil ang kanyang paghinga. Gusto niyang sumigaw subalit walang tinig na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Sa David na kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang inspirasyon, ang dahilan kung bakit siya kumakay kalabaw, heto't nakahimlay na sa kabaong. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, isang patak, dalawa, tatlo, laging sunod-sunod. Ang tahimik na pagluha ay naging iyak, na laging hagulgol, na laging palahaw. Sa wakas ay nasambit na niya ang pangalan ni David, malakas at pasigaw. Hindi niya alam kung sino-sino mga pumigil sa kanya para hindi mahulog ang kabaong sa kinalalagyan nito dahil sa labis sa pagyakap nito. Hanggang sa kinapos siya ng hininga, namuti ang paligid niya at nawalan siya ng malay. Pagising niya ay medyo na imasmasa na siya agad. Agad siyang dinaluhan ng kanyang inang si Aling Lourdes. Anak, si David, bigla na lamang siyang hindi nagising, nabangungot. Naiiyak na pagluha ng kanyang ina. Bakit hindi niyo ko agad sinabi sa akin, nay? Bakit niyo naman po ako binigla? Bakit di niyo po sinabi nung nasa biyahe pa lang ako para alam ko po, inay? At nagsimula na namang maglanda sa mga luha sa mga mata ni Deborah. Kasi ayokong maapektuhan ka ng malugba. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Pero may sakit ka sa puso, anak ko. Nawalan na ako ng apo. Ayoko nang mawalan pa ng anak. Umiyak na sabi ni Aling Lourdes. Tatlong araw lamang tumagal ang burol. Nagpasya si Deborah na ipakremate na lamang ang mga labi ng anak. Nais niya itong makasama kahit saan siya magpunta. Tsaka niya naalala si Angelita, ang dalagitang nakatabi niya sa eroplano na kamukhang kamukha nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan niya ang numero ng cellphone na iniligay nito sa phonebook niya. Walang-walang bagong numero o pangalang Angelita. Wala rin ang social media account nito. Doon na kinilabutan si Deborah. Naalala niya ang puting kasuotan nito. Naalala niya na wala itong dalang mga bagahe nang bumaba mula sa eroplano. Naalala niya na wala itong ibang kasama. Naalala niya na kamukhang kamukha ito ng anak na si David. Maging mga paboritong pagkain at interes ay nagkakatulad sila. Naalala niya ang pagyakap nito sa kanya. Ang mahigpit na yakap at ang pakiramdam niyang si David ang nakakulong sa kanyang mga braso. Muling napaiyak si Deborah. Salamat anak. Salamat sa huling pagkakataong makakasama at makayakap kita. Magpahinga ka na. Bantayan mo ako mula sa langit ha. Bili ni Deborah sa pinakamamahal na anak. Ipinasya na lamang ni Deborah na bumalik sa ibang bansa at ipagpatuloy ang buhay niya. Isubsob sa trabaho para sa kanyang inang si Aling Lourdes. Isinama niya ang orna na kinalalagyan ng abo ni David. Tinapos lamang niya ang kontrata at bumalik na rin sa Pilipinas. Nagtayo na lamang siya ng negosyo upang makasama pa niya na mas matagal ang kanyang ina na si Aling Lourdes. Kayo, anong masasabi niyo po sa kwento natin ngayon at kung anong aral po ang natutunan niyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.